ang QR code po na. Okay po. Sunod po, sa lahat ng hindi po nagamit o hindi pa na-expired na QR code, dun sa TCM QR code list lang, lahat po nandyan, nandyan naman po lahat. Lahat ay unused ang nakalagay po na mark. Okay po ha? Yun po sa ilalim, unused po. Okay po. Ito po ang ating DCM. Ito pong gitnang ito ay ang ating screen. Yan po ay touchscreen. Then ito po yung ating katapatan ng QR code. Yung po yung detector niya. Then ito yung ating money dispenser. Doon po lalabas. Medyo mag-iba yung kanyang itsura doon sa ating ATM po. Okay po ha? Mag-iba po ang itsura. Pero mas mabis po itong minute. Kasi sa card, diba? Kailangan alam mo yung direction ng card. Dito, kahit nakabaliktad yung inyong QR code, magbabasa. Kahit nakagano ng cellphone, may computer po magbabasa. Okay po. Okay, cash out request para sa agent. Ang miyembro ng kaugo gumagamit ng Connect to Card application ay makakapag-withdraw na sa pinakamalapit na Connect to Card. Maaari din magamit ang reference number nito upang makapag-withdraw po kung hindi gumana ang QR code po natin. Okay po. Paalala lamang sa doon sa atin po sa generation ng QR code sa cash out request agent. Pinalalahanan po ang lahat ng kailangang ingatan kasi maaaring magamit ito upang makapag-withdraw sa inyong savings. Paano? Ibig sabihin, kung ako ay nag-generate ng QR code, select account number, magkano winidraw ko, automatic. Ngayon, hindi ko ito at kakatabi ko sa kita, aking tiyakin, halimbawa, nag-scan ako, 10,000 ang pagay dyan. Ang ginawa niya, pinicturay niya. Pwede siya pong mag-withdraw na nun na hindi ko nalalaman. Kasi na-generate ko na siya eh. Wala, opo, na-picture na niya agad ito. Pwede niya po itong withdraw eh. Nung walang akong kaalaman. Pag withdraw ko na itong aking QR code na ito, pag tinapat ko yun sa agent, automatic ang nakalabas ay all revenues. Okay po, ibig sabihin may nakagamit. Pero hindi ko alam kung sino. Okay po. Kaya ang sabi na dito, paalala lamang na hindi dapat po nakikita o na na-disclose sa iba. Okay po. At ingatan nyo nga po, yung pinakahuli, yung huli yung sinabi sa inyo, yung mobile Facebook. Okay po ha? Kasi yung po siya, yung mag-direct ang gagawa ng transaction. Kasi na-generate yung QR code sa dyan, as a cash out request agent, kahit sino pwede yung mag-video. At nga ako eh, halimbawa, nasa Manila ko, kailangan ng nanay ko ng 10,000. Ang gagawin ko, i-generate ko yun, screenshot ko lang, pasok na. Pwede lang po siyang mabilo. Yun ang kagandaan. Pag okay yung transaction natin sa QR code, pero meron din yung kapangitan ilalabas or disadvantages pag tayo ay hindi nagpunin. Okay po ha. Ibig sabihin, lahat ng ating pong ginagawa sa mobile banking application po natin ay kailangan ang pag-iingat gamit ang ating mga personal na detalye o data ng ating set ng ating collector. Lahat na hindi nagamit QR code list pa rin po makikita at hindi pa na-expire, after 1 hour, wala nang lahat yung laman. Okay po. Tapos po, client-initiated payment. Ito ay tinatawag din self-initiated payment o ang pagbabayad ng sarili nating account gamit ang ating mga savings kung natitira. Kasama ang MBA at savings po natin. Dapat may sapat po kayong savings doon po sa ating account. Maaari kayong hindi na dumirekta kay agent kung hindi kayo agent. Halimbawa, member ako. Si tita ang agent, kapitbahay ko. May pera ako sa savings account ko na pwede kong pambayad dun sa utak. Ito ang gagamitin ko. Hindi na ako mag-charge, hindi na ako lalabas ng bahay, nakapagbayad pa ako ng aking bill. Okay po. Ganun lang kasimple yung transaction natin. Pag meron na tayong kalaking halaga. Okay po. Pero kung wala naman tayong pambayad at sakto lang ang savings natin, kay agent naman tayo, may konting halaga siyang kailangan. Okay po. Okay. Ating tingnan. Pag kinilig nyo po ang client-initiated payment, automatic lalabas yung detalye o datos ng ating mga bayarin. Ang posting po natin ha, na bago na po ito, hindi na yan ang pagkakasunod-sunod. Una, MBA, yung 20 pesos. Savings, yung initial na 50 pesos. At yung ating pong loans, kung magkano yung loans natin.
Kung doon sa ating pong binayad na, na utang ngayong araw ay may sosobra, ang posting niya ay magdodoble ang savings. MBA, savings sa 50 unang babawasin. Sunod po yung ating bayad sa utang. Sunod yung natitirang utang na savings po natin, brother. Yun ang magiging post. Kaya magtataka kayo bakit dalawa ang savings, isang 50 at isang sobra. Yun po yung posting. Hindi siya katulad dati na nagsasama. Na halimbawa, save as sumobra kayo 190 plus 50, 240 kabuhan, hindi po. 50 din 190. Yun po ang ating magiging konting idea lang sa posting ng ating pong mga bayarin po sa Connect. Baka kayo magsaka. Okay po ha, o mali po. Tinuturo ko na po kahit papaano, hindi man yung matandaan, at least nakapyawan po natin. Ako po. Select account number, syempre account number natin babawak ng utang. Kung ang gulong ni Tita ay 3,855 at pinayad niya 100, submit niyo lang. Gamit ang mobile pin po natin, automatic. Lahat ng transaction natin, meron po kayong makikita ganito. Ito ay confirmation receipt natin. Yan ang pinaka-resibo na po natin sa atin. Kung kayo ay collector card agent, lahat kayo makakakuha niyan sa inbox. Pero kung hindi kayo collector card user, magbigay kayo ng number doon sa babayan, babayaran po natin. Ito sa agent mismo. Confirmation message naman ang ibigay po sa atin. Walang ganito. Okay po. At least nalaman yung bayad kayo ngayong araw. Okay po. Sunod po, fund transfer. Ang fund transfer ay proseso ng paglilipat o pag-transfer ng nais na halaga mula sa isang account papunta sa ibang account. Ibig sabihin, ang pinakamaliit na fund transfer po natin ay 100 pesos. Ang pinakamalaki po ay magkano? 50,000 pesos. Ngayon po, may dalawang uri po tayo ng fund transfer. Fund transfer to my other account. Ibig sabihin, marami akong savings account sa isang banko. Pwede akong maglipat sa isang kong account papunta sa ibang account. Okay ko? Sige po. Fund transfer to other card SME bank account. Sa aking account, papunta sa account ninyo. Okay po, pwede po yun. Kaya lamang po paalala, kailangan lang po natin i-register yung ating pong account number na paglalaanan ng halaga na nais nating pag-transfer. I-re-register po natin or i-add account. Okay po. Ito po, wala po, wag po kayo mag-alala kasi wala pa itong isang minuto ma-add nyo na kung ma-re-register nyo na. Basta alam nyo yung account number po ng inyong pag-transfer. Okay po. Sunod po. Fund transfer to my other account. Select account source of account. Kay kami. Select target. Sa isang account yung kami ulit sa kumuha. Magkano transfer niya? 100 submit lang. Ngayon lalabas po yung datos niya. Gamit ang mobile pin po ninyo. Submit mo lang po. Automatic. Makapagbayad. Makapag-transfer na kayo. Si kami. Kung mula doon sa isang account, nagpasa ng 100 pesos, papunta doon sa kanilang ibang account. Yan po ay napakabilis na proseso po na. Ibig sabihin, ayaw mo ng maraming pera doon sa cash, kailangan mo ilipat doon sa isang account. Ganun po ang pwede natin gawin. Para hindi natin sigur. Okay po. Sumunod naman po, doon sa fund transfer to my other account, at to other card kasi sa ibang account, at account lang po ang gagawin po natin. Okay po. Select up. Yung lagay lang natin ang account number, kailangan ang lalabas po, so, sinabit natin yung datos ng member po natin na papasahan ito kasi hindi ako kilala natin. Kung si Elsa, yan. Si Elsa, yan. Pero kung lumabas ito sa account number, ibang tao, huwag nyo na pong ituloy. Okay po. Sinunod po natin, proceed lang natin, submit, automatic, naka-add na kayo. Wala pong isang minuto or isang oras kayo, nakapag-add na account na kayo. Unlike po si ibang banko na ang daming proseso. Ano kami? One time pin pa. Bawat po bigay yung kanilang information. Okay po. Sunod po natin. Select account target mula kay kami. Pagpunta kay Elsa. 100 pesos. Submit lang po natin. Yan po yung kanilang datos. Gamit ang mobile pin po natin. Automatic. Si Camille nagpasa ng 100 pesos. Pagpunta kay Elsa. Okay po. Yan po yung bank transfer to other card SB bank account. Ngayon naman po, ang gusto niyo naman po mag-alis o magbawas ng account doon sa fund transfer doon sa other account naman. Ang gagawin niyo lang po ay remove account. Click niyo lang po, submit lang, gamit ang mobile pin, automatic. Deleted na po yung account na in-add niyo. Okay po, ganun lang kasi po. Ngayon po, matutunghayan natin yung pinag-dab namin features ng isang taon. Bills payment po,
Ito ang pagpapayad ng mga bills gaya ng kuryente, tubig, cable, credit cards, postpaid bills at iba pa. Lahat ng iyan ay abot-kaya na po natin sa pamamagitan ng ConnectoCard. Hindi na natin kailangan pumila, hindi na natin kailangan bumiyahe at the same time maghabol ng oras para lang makapagbayad kasi sa pamamagitan ng mismong sariling account natin sa ConnectoCard, lahat po tayo abot-kaya na kahit sa bahay. Okay po? Ngayon po, ang sample po natin dito, select provider natin, ang provider po natin ay PaySwitch. Si PaySwitch ang may direktang ugnayan o usapan dun sa mga biller po natin. Tayo po as ConnectoCard, tayo po ay channel. Okay po, ibig sabihin, daanan lang tayo ng bayaran ng kuryente o ng ano pa mang bayarin. Okay po, parang 7-Eleven. Babayad lang kayo, yung 7-Eleven may panahon bago mag-post doon sa bill. Doon sa ano natin, doon sa provider po nila. Tayo ganoon din, may panahon din po tayo. Mag-post tayo ngayon, then sila, yung PaySwitch, meron pa after 3 days pa, sa kanila makukuha yung bayad sa atin. Okay po, sa kanila ipopost po yung sa meron. Okay po, select biller po natin, power and water pag-kuryente, yun ang sample natin. Select product, anong kuryente ang babayaran natin? Patalik po ang kanilang pili, account number, kaninong account ibabawas. Okay po. Then, 100 pesos yung amount. Ito po ay pinaka-amount ng mismong kuryente po ha. Wala kayong idadagdag. Kasi hindi kayo magpo-proceed. Ibig sabihin, may dinagdag kayo, hindi naman akmat doon sa inyong resibo. Maliwanag po. Ibig sabihin, pag okay po yan, submit lang natin. Ilagay lang po natin yung mga datos po na kailangan. Pangalan, account number, cellphone number, bill month, due date, at book ID pag battery. Ano ho? Pag pero po, pagdating kay Meralco, wala pong ganito pong book ID. Okay po ha? Meralco po wala. Tapos po, submit lang po natin, automatic, makikita nyo po yung kanilang mga information kung tama. Kung may mali pong isa na doon sa pasado nyo po ay may mali, ibalik nyo lang po ulit doon sa dati. I-fill up nyo ulit po ng panibago. Okay po ha? Nagtanong po, pag po din sa mga certificate po, kung wala kayo, hindi po siya up to date yung bayad. Wala ko yung due date na ina-accept pa din po yun. Okay, po, mamaya ko sasagutin. Maraming salamat. Pero mamaya ko sasagutin, after po nito, okay ha? Ngayon po, sige. Ngayon po, pagdating natin dito sa ating pong ano, automatic, magkakaroon po ng generation ng kanyang charge. Ano ba? Ibig sabihin niyan, by the 100, automatic 10 pesos po ang charge niyan. Kaya ngayon, pag sinano natin yan, 110 ang bawas sa ating account. Okay po, submit ko lang gamit ang resibo. Ngayon po, ang posting po natin dito ay 3 days. Maliwanag po, after 3 days, saka siya mapopost. Mawawala po yun sa atin. Ngayon po, ang tanong ni Madam, pwede ba kami magbayad at due date na? Ngayon po, sa ating po panahon ngayon, hindi na po tayo pwede tumanggap. Due date na, malapit ng due date, dapat mga 4 days bago mag-due, 5 days pwede pa. Paliwanag po. Kasi ngayon po, pag due date na, opisina na tayo nagbabayad ng mga kuryente at tubig po natin. Hindi na po siya tinatanggap ng bayad center po. Okay po ha, lahat na ngayon ng mga bayarin o mga remittance center hindi na tumatanggap, siguro po ha, kasi ang bayad center hindi na sila tumatanggap ng due date na. Sa atin po, ganun din, huwag na huwag kayong tatanggap ng due date na o lagpas na dun sa due. Kahit ngayong araw, due date na lang. Huwag na kayong tatanggap kasi magbibilang pa ng 3 araw bago mapapos yan kay PaySwitch. Okay po, ibig sabihin natin, 4 na araw bago mag-due, okay pa po. Pero yung 3 araw bago mag-due date, bawal na po. Sila nang pagbayarin yun po doon sa mismong opisina nung kanyang babayaran. Kung meral po tayo, meral po. Paalala, ang ating best payment po ay meron pong minimum due. Okay po ha? May minimum due kasi ako ay nagbabayad nung meral po ko sa Santo Tomas, yung bill ng kuryente ko sa Santo Tomas sa bahay ko, hindi tanggapin. So bakit kaya? Eh, ang binabayad ko ay 7.92 pesos lang yung kuryente ko. Bakit? Pero nung pagtingin ko, nung dinerecho ko siya, ang nakalagay ay minimum due is 50 pesos. Dapat 50 pataas. Okay po. Tapos po, kung sakali, kapit-bahay nyo yung bayad ng
kuryente. Kung gusto niyo pong sigilan ng charge pa po, bukod doon sa 10 pesos, pwede po. Halimbawa, ang laban po doon sa 7-Eleven sa bayan, 15 pesos. Pero yun yung pong 15 pesos. Wala pong problema. Okay po ha. Basta, kung ano ang naaayon na charge sa labas, wala pong problema magdagdag kayo. Huwag lang mas mataas po samantalahin na kayo ay nakakapalingit ng sobra-sobra. Okay po. Okay. Sunod po naman, i-load po natin, select provider. Anong klaseng load ang ating i-load sa cellphone sa doon sa nagpapanood natin na mag-load, mag-pa-load. Select product po, kung Globe, account number po, tapos yung kalibabawas, kaninong cellphone number yan? Siyempre, doon sa cellphone, nagpapalag po sa inyo. Kung hindi naman kayo, anak ninyo, doon yung number niya. Baka naman sa inyo, akala natin, number natin ilagay sa atin, darating yung Globe. Okay po. I-submit lang po natin. Lahat ng yan ay mayroon po natin. Automatic 104% submit po natin. Yeah. Resibo po. Ibig sabihin, kung tayo po ay nasa homepage, okay po ang paalala, dalawa po ang klase ng ano po dyan, bills payment at e-load. Isa sa homepage, isa sa agent. Pag sa agent kayo nagmamaya, pag dito po kayo sa homepage nag-buy at nag-load, automatic kung magkano yung halaga ng inyong iloload sa akin, yun din ang ibabawas sa inyong savings. Kung 104, 104 din po ang bawas. Hindi katulad sa agent, pag 104, ang mababawas lang sa account nyo, mga 100 pesos lang, may rebate siya. Okay po. Pero pag homepage, ay hindi po automatic. Kung ano yung halaga ng iload natin, yun din ang mababawas sa savings. Okay po. Okay. Next. Lahat ng bills payment na hindi pa napupos o hindi pa na lumilipas ang tatlong araw na sa pending transaction po ninyo siya makikita. Okay po ha? Ibig sabihin, pag yan ay after 3 days na automatic, mawawala na yan your transaction, pero na ma-receive kayo ulit na confirmation message na tapos na po siya. Okay po? Transacted na. Yan, ito po ang ibig sabihin ko po kasi hindi na natin dadaanan yung bills payment pa at e-load mamaya. Ang homepage ay mayroong bills payment at e-load. Ang agent po ay may bills payment at e-load. Pag nag-load ako sa homepage kay Tita, ang nag-load siya ng 50 pesos ang bawas sa akin po. Ganun din lang. Pero pag agent ako, nag-load si Madam, automatic, ang mabawas ng sa akin, limpawa, 50 pesos. 47 yung mababawas sa akin, may release akong 3 piso. At, pwede akong magpatong ulit doon sa 50. Magkano ang laban ng 5 pesos? 55 pesos ang sisigil ko sa kanya. Ang kinita ko ngayon ay magkano? 8 pesos. Okay po. Yun ang kagandahan. Pag sa agent kayo, nag-loan. At pag agent kayo, miso pa rin. Okay po. Okay na. Katuparang payment, ito'y wala po sa atin. Pero sa sampulan ko lang kasi, ito lang po yung aking abot ng makakaya ko magpipaliwanag ang katuparan. Ang katuparan is a contract savings natin na kung kailan at hanggang saan magkano yung ibabawas natin lingguhan sa ating savings account. Yan po yung ating kontrata ng ating katuparan. Kasi sa Talisay, Batangas po, Laurel, ang member po automatic linggo-linggo pinapawasan ng 5 pesos dun sa kanyang dinugulo linggo-linggo para dun sa katuparan. At hanggang kailan nila babayaran yung katuparan. Okay po. Yan po ay extra savings po ninyo. Savings account din yan na iba naman yung termino ng kanyang interest sa computer. Okay po, kung 2% per 1.5% per annum ang IC, 2% per annum naman ang less dati, sila po iba. Okay po ha, mas mababa. Pero hindi po namin siya kasi ano eh, hindi naman po namin siya talaga direct ang in-offer sa amin. Kasi ilang pili ng lugar, gusto malalayo mga bubukas. Okay po? Kaya hindi na natin dadaanan po ha. Pero kung may magbayad, sige na, pwede nyo tanggapin. Pero kung wala, di okay lang. Tignan na po natin. Okay. ConnectoCard Agent. Ang ConnectoCard Agent ang napiling individual na may bigyan ng oportunidad na maging katuwang ng Card SME Bank sa layunin itong bumuo ng matatag na institusyon para makapagbigay financial sa bawat komunidad. At the same time, siya rin ang tinuturing na sa point of service kung saan magtutungo ang ating mga customer gaya
ng mga miyembro ng Card SME Bank upang makapagsagawa at makapagbigay ng transaction po na gamit ang Connecto Card natin at ang cellphone po nila. Ngayon po, ibig sabihin, ang Connecto Card agent at individual na magiging kapartner po natin na makapagbigay ng servisyong pangbanko po sa atin. Ngayon po, pag kayo ay naging agent mismo, ito lang po ang trabaho po natin. Yan. Agent assisted payment, cash in, cash out completion. Yan na ang trabaho po natin pag kayo ay naging agent. Yung bills payment at e-load ay extra income. Okay po ha. Ito po, pasok na po tayo sa agent features naman po tayo. Ha? Agent features na po ito. Una, agent assisted payment. Ito ay magagamit ng agent upang makatulong o matulungan natin ang ibang natin mga miyembro na makapagbayad ng kanilang weekly due, monthly due, kasama ang savings at MBA na may naaayon na charges. Okay po. Sa agent assisted payment, 5 piso po ang charge. Maliwanag po nga, 5 piso. Sa agent assisted payment, sa agent, 3 piso, 2 piso sa bangko. Okay po ha, mamaya ko ipapaliwanag kung bakit po may katuwangang bangko sa 5 piso po natin ha. 3 piso sa agent, 2 piso sa bangko. Yun ang tinatawag na collection fee. Okay po. Sunod po, sample. Click nyo lang yung agent features. Ito po ang sinasabi ko kanina. Pag nilip nyo ito, may bills payment at e-loaded. Maliwanag po ha. Kaya sabi ko po sa inyo kanina, dito kayo magka-transact pag ako ay maglo-load o magbabayad para may mga marinage po kayo. Okay po ha, kasi hindi na natin yung dadaanan. Agent features, agent assisted payment, customer ID, bibigyan namin kayo ng customer ID na 10 ang digits. Okay po, pag nilagay po natin dyan, automatic submit po natin, lalabas yung breakdown ng bayaring po ng kliyente natin. Kung si Michelle yung lumabas, makikita niyo po dyan, MBA, savings po ang gitna, at loans yung sa baba. Okay po ha? Yan po yung breakdown natin ha. So ito po, select account number. Siyempre, account number ninyo yan, magkano ang binayad ni Michelle? 300. Di ba magkano ang due niya ngayon? 110. Ibig sabihin, ang magiging breakdown niya sa Connecto Card niyo, kung nakita niyo yan, MBA, savings sa 50, 40 pesos na loan, magkano natitira? 190. 190 po ang madadagdag na savings niya ulit. Okay po. Ibig sabihin, 50 at 190, 240 ang savings niya ulit. Okay po. Yan po yun. Select lang natin 300, submit lang. Automatic, lalabas yung breakdown o yung information niya. 300 pesos, may charge na pesos. Pero yung 5 pesos, hindi nyo isasama sa 300 pesos po. Ibig sabihin, ang bayad ko today, 300 may kasamang charge na 5 pesos. Bukod po ang 5 pesos. Lahat ng 5 pesos, pag kayo naging agent, bubukod nyo na po. Hindi nyo po isasama sa cost. Okay po. Kasi pag sinama nyo sa cost ng 5 piso, savings ko na po yun. Hindi nyo po income. Okay po. Then, submit po natin. Input mobile pin ng agent. Automatic. Submit. Ito na po ang confirmation receipt nyo dun sa kanyang payment. Maliwanag. Ngayon po, ang agent ay may agent logbook at ang center po natin ay may sariling logbook na bago ngayon. Bago na po ba ang logbook ninyo? Hindi pa. Sa May po, ay sa next week, mababago na ang logbook at ang center. Okay po. Ngayon po, may OR po ito. May dalawang klase ng reference ang pwede natin isulat. Mobile reference ID at OR number. Ngayon po, yung OR po ang pinagamit natin sa mga member. Although mahaba siya, ang gamitin nyo na lamang, gawin nyo, isulat nyo po yung mga naunang digits. Di ba pala press naman yan eh? Yung pinakauling digits na lang ang sulatin nyo sa pagsusunod ng member po natin. Ang pagsusulat ng reference number ay sa logbook ng center. Di ba lang po ha? Sa logbook ng center. Hindi kami makakita ng sulat ng sa logbook ng agent na nandun lahat ang member. Di ba lang po? Kasi po, madudoble ang trabaho nyo pag nagsulat pa kayo sa logbook ninyo. Ang gagawin nyo po, yung logbook ng center dadalhin sa agent, doon lahat ng reference number nyo sa sulat sa center logbook. Okay po? Pero tao lang siya yun eh. Tama po.
pag isinulat nyo pa sa agent logbook po, na doble ang trabaho yun. Nagsulat ka dito, nagsulat ka pa rito. Kaya isa lamang susulatan nyo ng mga reference number sa center logbook lamang. Doon sa agent logbook po natin, kung ang center ay nagbayad sa agent assisted payment ay maasahan nyo, ilalagay nyo lang po as a date na, halimbawa, May 19, maasahan mo 1, ang agent assisted payment doon ay halimbawa ang collection niya 15,000, ang kanyang charge ay 500 kasi sa tao na tigil 5, 500 yung papirmahan nyo doon sa nagdala. Ganun lang, hindi nyo na susulat siya isa-isa. Buong set na ating pong breakdown. At kung ha, ang ating breakdown. Okay? Sunod po, ito po yun. Ngayon, anong kaibahan ni Chanda kay Michelle? Ano pong kaibahan? May pangalan, may breakdown ng kanyang bayanin, may select account number, then may amount, ano yung sa baba? Contact number. Yan yung mga member ngayon na ayaw mag-connect to card user. Yun yung mga member na senior na, walang cellphone, walang pambili, pero may mga loan na cellphone loan kada 6 months. At the same time, yung maliligaling na member ninyo na ibaba ang connect to card natin. Ngayon, ibig sabihin ni Sir, sa mga member na kailangan po natin na ganito, kailangan, ayaw mag-connect to card user, kailangan ang cellphone number. Kasi po, doon namin ipadadala ang confirmation message po. Ibig sabihin, per client dapat ay may isang number. Ipad man yan o ano pa man, basta may number at makakareceive sila ng text. Hindi pwedeng gamitin ng mas maraming tao ang isang number. Kasi po sa Tagaytay, gumamit ang isang sampung member, isang number lang, dalawa lang ang binigyan ng confirmation message. The rest nung iba ay hindi na po binigyan. Kasi parang na-detect siya ng connect to card ng manipulation yung nangyayari. Bakit isang number lang na maraming tao ang gumamit? Okay po. Okay po. Maliwanag po ha. Kaya kailangan.